Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng banaraw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamauwain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa nating ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan, gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang iyon. Ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig ninyo ang kanilang usapan, kaya ipinatala ninyo niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw-araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama.
ng taong naglilingkod sa akin at nang hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo ang lahat. Matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala kong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.' Sinasabi ko sa inyo,
hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang iningi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ng pinto ng bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo sila ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuli ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin na nais sumama sa misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Nitong mga nakalipas na araw ay narinig natin nagtuturo si Jesus Nazareno tungkol sa panalangin. At nung tatlong araw na nakalipas, narinig natin ang kwento ni Propeta Jonas na sa bandang huli, bagamat sumuway siya ng una sa Diyos dahil hindi niya maintindihan ang kagustuhan ng Diyos, sa bandang huli, sa kanyang pakikipagtalastasan sa Diyos, sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos, natanggap niya ang pagkaunawa. Kung matatandaan ninyo, ayaw niyang pumunta sa Ninibe dahil kaaway na mortal yon ng mga Hudyo. Ngunit sinugo siya doon ng Diyos para magbago yung mga tao doon. Nung sumuway siya, nagkaroon ng mga di magandang pangyayari, tumakas siya, nagkabagyo, nilulun siya ng isda. Hanggang siya'y matauhan, ay nagpunta siya sa Ninibe. Ngunit hindi doon natapos. Nung naganap niya yung mission niya, masama pa rin ang loob niya sa Diyos kasi hindi na pinarusahan ng Diyos ang Ninibe. At doon pinaunawa sa kanya ng Diyos ang kanyang lubos na awa at pagmamahal sa lahat ng mga tao. Naunawaan ni Jonas ang kalooban ng Diyos. At ito rin ang nais ipunto ni Jesus Nazareno sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa panalangin. Kahapon, tinuruan niya mga alagad nung nagtanong sa kanya, turuan niyo po kaming magdasal. At ang itinuro niya ay ang Ama namin. Kaya tayong mga deboto, napakabanal sa atin ang dasal na Ama namin. Ginagalang natin. Hindi natin gagawing katatawanan. Hindi natin babaliwalain. Hindi natin ito dadasalin lang ng wala sa puso natin. Sapagkat kung meron mang dasal na malapit sa puso ni Jesus Nazareno, walang iba kung hindi ang Ama namin. At ito ngayon, pinagpapatuloy niya ang pagtuturo sa pagdarasal. Sa simula, akala natin at minsan kaming mga mangangaral din na may kasalanan, lagi naming babanggitin yung
Mga pangako ni Jesus Nazareno, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Tapos humihinto na kami doon. Kaya tuloy akala ng maraming tao, ang sinabi lang ni Jesus Nazareno, humingi kayo at ibibigay ko. Ngunit alam naman natin, lahat tayo dito, hindi naman wala talaga ng hiningi natin, ibinigay. Aminin natin yun. Kahit ako, pari na, hindi wala ng hiningi ko, ibinigay sa akin. Pero hindi ako nagtatampo sa mahal na Senyor. Kasi hindi naman po yun ang buong pangako niya. Hindi niya sinabi, lahat ng ihingin natin, ibibigay niya sa atin. Hindi ho politiko ang mahal na Senyor na nangangako at napapako, na nambobola minsan para lang matamis sa salita ang lumabas sa kanya. Kung titignan natin ho, sa dulo ng Ebanghelyo, ang sinabi ni Jesus Nazareno, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Yun po pala ang tiyak na ibibigay ng Diyos. Ang Espiritu Santo. Pag hiningi natin ng Espiritu Santo, ibibigay niya. Hindi siya mag-aalinlangan. Hindi siya magdadalawang isip. Yun daw po pala ang tiyak na tiyak. Humingi kayo at ibibigay sa inyo. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. At ano raw yun? Ang Espiritu Santo. Bakit? Bakit mahalagang matanggap ang Espiritu Santo? Sapagkat ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin maliwanagan ng isip, mabuksan ang puso para mas maintindihan natin ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kung tumanggi ang Diyos, humihingi ka ng pera, ng kayamanan, hinihingi mo ngayon yung promotion, tapos hindi yun ang nangyari, ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin para maunawaan ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Mga magulang po, natitiyak ko ang maraming na dito ngayon. Ilan sa inyong mga anak ang nagtampo sa inyo nung hindi nyo ibinigay ang inihingi nila? Pero kayo mismo ang nakakaalam, hindi makatutulong sa Kanya, kaya hindi nyo binigay. Pero di ba, dumadating yung pagkakataon, kahit anong paliwanag mo, hindi nila maintindihan. Magdadabog sila sa inyo, di kayo kakausapin, masakit ka minsan, aawayin pa kayo, pero hindi pa nila agad maintindihan. Hingi sila ng hingi ng tsokolate, pero alam nyo, masama sobra nun. Masisira ang ipin nila. Pero hindi nila maintindihan agad yun. Hingi sila ng tablet, pag nakita lalo yung ibang mga kaklase nila, o cellphone, para may laruan sila. Pero alam nyo, hindi rin makabubuti yun sa kanila. Hihingi sila ng mamahaling bagay, pero alam nyo, hindi yun ang tama. Ngayong malalaki na kayo, tandaan nyo, nung kayo rin ang tinanggihan,
Ngayon, nauunawaan nyo na bakit hindi iyon agad ibinigay o hindi talaga binigay sa atin. May mga bagay na hindi tayo lubos agad maunawaan. Doon pumapasok ang Espiritu Santo para tulungan tayo. Kaya nga sa unang pagbasa, hindi rin maunawaan ni Propeta Malakias, bakit yung mga palalo, parang ang sarap-sarap ng buhay? Bakit yung mga nagsusumikap, magpakabait, nagdarasal, sila yung nahihirapan? Pero ano sabi ng Diyos, sa takdang panahon, mauunawaan mo ang lahat. Sa takdang panahon, ang katarungan at karunungan ng Diyos ang mananaig. Yun ang ating idasal, ang Espiritu Santo. Masagot man o hindi, maibigay man o hindi, hindi mababawasan ang ating pagmamahal sa Kanya sapagkat ang mas natanggap natin, ang Espiritu Santo, ang kapanatagan, kaunawaan, at kahinuhunan at kagalakan sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang tunay na nagdadasal, ang talagang tinatanggap niya, hindi lang yung hinihiling niya, ang tunay na nagdadasal, ang tinatanggap niya, yung ibinibigay ng Diyos sa Kanya. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Kristo sa atin, humingi kayo at kayo bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit nang may kapanatagan at pananalig. Ang ating tugon, mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain, ang pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway patuloy na manalangin, kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob, dahil sa mga pagsubok sa buhay, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tahimik nating idulog ang ipanating kahilingan. Makapangyarihan Diyos, higit pa sa mga imahinasyon ang iyong kabutiang loob at sa mga pamamaraang hindi namin mauunawaan. Pakinggan mo nawa ang panalangin itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga
inaasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliktas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo paging dapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pagmamahal natin ngayong dasalin ang itinurong panalangin ni Jesus sa Sareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan tinatamad kaming magdasal, kung minsan nagtatampo kami sa inyo, kung hindi namin natatanggap ang inihiling namin. Liwanagan niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang nakaalam ng pinakamainam para sa atin. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po. Liwanag ng aming puso sa aming dumaan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama.
sa't gabay sa aming saya at hapis. Tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan sa kami dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan noong unang una pa. Pawiin ang aming pagod, ang pasani pag-aanin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso sa kami manahan ka. Itulot mo po sa amin kapayapaang wagas, ang iyong gantimpalat mana, pangako mong kasarinlan, ang bunga ng pagkandi. Magpakailanman. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, marami kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagkasalo namin sa pagkain inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa at paglilinis ng ating simbahan. Sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa.
tiyak na ipadadala ni Jesus Nazareno ang Espiritu Santo sa mga humihiling sa Kanya. Sapagkat ito ang tutulong sa atin matanggap hindi lang ang ating hinihiling sa panalangin, kung hindi ang nais ipagkaloob ng Diyos sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuo pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati